So para nga sa game 2 matchup na ito ng Los Angeles Clippers at ng Phoenix Suns, wala pa rin ang kanilang dalawang superstar, si Chris Paul para sa Phoenix Suns at si Kawhi Leonard naman para sa Los Angeles Clippers. Pero tuloy pa rin ang ating laban. Dito nga ay nakita natin na si Patrick Beverley ay balik nga sa starting lineup para sa Los Angeles Clippers para nga bantayan itong si Devin Booker. At sa pangyayari nga dito sa ating first quarter, itong depensa nga ng Los Angeles Clippers ay talagang naapektuhan ng Phoenix Suns. Wala nga silang na-score sa first 3 minutes at ang Clippers ay may 6-0 lead nga. Pero hindi naman nagtagal itong Phoenix Suns at lalong-lalo na si DeAndre Ayton ay bumawi naman para nga itay ang laman. At simula nga dito, nung gumawa ng run ng Phoenix Suns, palitan lang talaga silang score. Palitan sila ng basket pero sa first quarter, very low scoring nga dahil panimintes at maganda rin ang depensa ng dalawang team. At sa pagtatapos nga natin dito sa first quarter, 25-22, lamang nga dyan ang Phoenix Suns. At pagdating naman natin dito sa second quarter, yung second unit ng dalawang team, ganun din ang ginawa. Palitan din sila ng basket and the same din, very low scoring nga rin tayo dito sa second quarter. Pero yung dalawang team naman, mararamdaman mo na napakataas nga ng energy. Itong Suns, tinatry nga na palakihin ang kalamangan nila. Pero itong Clippers sumasagot at dahan-dahan nga silang bumabalik sa laban. Kaya nga sa buong first half, dikitan lang ang laban, walang team na nakakalayo. At sa pagtapos nga natin dito sa second quarter, 48-47, isa na lang ang kalamangan ng Phoenix Suns. Si Cameron Payne ay may 16 points na agad at doon namang si Reggie Jackson para sa Clippers ay may 11 points. At sa pag-umpisa nga natin dito sa third quarter, itong Los Angeles Clippers ay gumawa nga ng 4-0 run. At pagkatapos nga niyan, sila naman ang may kalamangan pero itong Phoenix Suns ay hindi naman nagpahuli dahil sumagot nga rin sila ng kanilang run. 5-0 run naman at balik naman sa kanilang kalamangan. Itong si Cameron Payne ay pinangungunahan nga ang kanyang team na Phoenix Suns sa third quarter dahil yung mga kakampi niya nga ay medyo nag-i-struggle sa laban na ito. Pero hindi naman yung naging hadlang para nga itong Suns ay gumawa nga ng run at umabot na sa 9-point lead ang kanilang kalamangan. Every basket nga itong mga Suns fans ay naguhawala na sobrang ingay. At dito nga rin sa third quarter, merong insidente na itong si Devin Booker at si Patrick Beverley ay nagkatamaan at nagkauntugan nga ng ulo na nagresulta na meron nga silang sugat or cut sa kanilang ulo na kinakailangan na bumalik sila sa locker room dahil nga nagdudugo silang dalawa. Pero anyways, dito sa third quarter, very well match ang dalawang team. Maganda, dikitan at pisikalan ang laban na kanilang nilalaro. Kaya nga't matapos ang third quarter, dikit pa rin ang score, 75-71 ng Phoenix Suns ang may hawak pa rin ang kalamangan. At pagpasok naman dito sa ating fourth quarter, sa last quarter ng laban na ito, itong Phoenix Suns ay trying to take over sa fourth pero itong Clippers ay may answer every time. At with 8 minutes left nga, itong Phoenix Suns ay may hawak pa rin na 7-point lead. Palitan talaga ng basket ang dalawang team dito sa fourth quarter na ito. Actually buong game hanggang dito sa fourth quarter at 5 minutong natitira sa fourth quarter, ang Clippers ay nababa nga sa 3-point lead lang ang kalamangan ng Phoenix Suns. At 60 seconds left ang natitira sa laban, ang Phoenix Suns ay may hawak pa rin na 3-point lead. Itong si Paul George ay na-foul nga at na-shoot niya ang dalawang clutch free throws. Tapos 50 seconds na lang ang natitira, isa na lang ang kalamangan ng Phoenix Suns. Tapos itong si Subac, napalpal nga si Cameron Payne. At matapos nga ang defensive stop ng Clippers, itong si Paul George pa rin ang gumawa sa kanila. Isang clutch layup ang kanyang na-shoot para nga bigyan ng kalamangan ng kanyang team na Los Angeles Clippers. At matapos nga niyan, kinakailangan nga ng Phoenix Suns ng timeout para nga iset ang play. At nagresulta ngayon ng maganda naman dahil itong si Devin Booker, 3 seconds lang ang kinakailangan para ma-shoot niya ang isang Kobe fadeaway para nga ibalik sa Suns ang kalamangan dito sa 4th quarter. Pero matapos niya ang clutch jump shot nga ni Devin Booker, itong si Paul George hindi naman nagpahuli. Siya rin, clutch jump shot naman ang kanyang na-shoot din para nga ibalik naman sa Los Angeles Clippers ang kalamangan. Matapos niyan, itong si Devin Booker ay nag-turn over niya at napunta sa Clippers ang bola. Matapos nga niyan, ito na mga si Paul George matapos sa kanyang dalawang clutch plays ay nagmintis nga siya ng dalawang free throw. At balik nga dito sa Suns ang bola, itong si Bridges na mintis nga ang 3-pointer pero napunta pa rin sa kanila ang bola after the replay nga at nakapag-set sila ng play atong si DeAndre Ayton, game winner, love game winner mula kay Jay Crowder. At binalik nga neto ni DeAndre Ayton ang kalamangan sa kanyang team na Phoenix Suns with under 0.07 left na lang sa 4th quarter, kailangan ng full court pass ng Clippers at yun. Napasa naman nila ito kay Paul George pero hindi na nga inabot sa oras ang kanyang tira dahil sobrang onti na nga lang nun. Nanalo nga ang Phoenix Suns sa likod ng game winner ni Ayton, 104-103. Si Cameron Payne ang nanguna sa kanila dito sa buong laban na ito dahil si Devin Booker ay medyo nag-i-struggle. Si Cameron Payne ay may 29 points at ang nanguna naman dito sa Los Angeles Clippers ay ang kanilang superstar na si Paul George with 26 points.
So napakaganda nga ng laban na ito, clutch basket after clutch basket. Pero sa huli, nagwagi nga ang Phoenix Suns at ngayon 2-0 lead na nga ang meron sila against sa Los Angeles Clippers. So yun nga lang guys para sa ating video ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre na mag-subscribe na din everyday. Meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!